Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Talagang man naman matapos nga ang paninira ng ginagawa ng mga tambunting na ito at lalong-lalo na at dumagnag pa nga si Nograles ay talagang hindi nga natiis ni VP Sara Duterte at buenaltahan nga ito at talagang sinampal nga sila sa kahihiyan dahil patuloy pa rin ang successful na ginagawa ni VP Sara Duterte. Ngayon nga nila sabihin na corrupt si VP Sara Duterte na kung makikita natin ay ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at talaga naman pinapatunayan niya sa taong bayan na kahit patuloy ang paninira ng mga tambaluslos na ito, Lisa Smugs at Kuting ng Norte na hindi nakikialam naman si Kuting sa problema ng bansa at si VP Sara Duterte ang umaaksyon ay talagang pahiya talaga ang sa pagmumuka ang mga tambaluslos na ito dahil sa kahit anong paninira nila ay hindi nga nagpapatinag si VP Sara Duterte dahil alam niya ang kanyang tungkulin. Bilang vice presidente ng bansang Pilipinas, kaya naman ngayon ay talagang maraming sumusuporta at humahanga nga sa katibayan ni VP Sara Duterte na kahit anong pangbabatikos at kahit anong paninira ay siya pa rin ang number one sa lahat ng survey at lalong-lalo na sa kanyang mga ginagawa na hindi niya na kailangan pang itaas ang kanyang sarili dahil ang mismong nakakakita ay taong bayan, hindi gaya ni Tamba na ito, sa Smugs at ni Kuting na puro na lang pangungulimbat ng kaba ng bayan ang kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Esto mga kaibigan, itong Philippine Military Academy graduates sign a manifesto calling for the immediate release of Ka Eric and Badoy currently detained in Congress. Mga graduates demand prompt release of Ka Eric Badoy. Ayan po mga kaibigan. Ito po ay pagtatanggol sa democratic rights, pagpapalaya kina Badoy Celis isinulong na mga kaibigan. Ito po matindi to guys, no? Ito papakita ko lang sa inyo para meron po tayong source. Yan po ang laman ng manifesto mga kaibigan. Kailangan nating basahin ito guys para maintindihan po ng lahat, no? Medyo mahaba po ito guys, ha? Pasensya na kayo. Manifesto defending the democratic rights of Dr. Lorraine Badoy Partoza and Mr. Jeffrey Cat Eric Celis demanding for the immediate release from congressional detention. An unyielding stand against the erosion of democratic liberties. Ayan, basahin nyo lang guys ha, kasi makikita nyo naman dyan eh, para maano nyo rin. Ayan po, in the gravest terms, we the custodians of liberty and justice together with the broader community of allies rise in the unison and assert our resolute and unflinching support for Dr. Lorraine Badoy Partoza and Mr. Jeffrey Ka Eric Celis. Their current hunger strike symbolizes a profound and direful protest against the flagrant abuse of legislative authority of the House of Representatives, a body and has strayed from its noble mandate and succumbed to wielding its power as a weapon against the very citizens it is bound to serve. Ayan, napakaganda po ng sinabi dito mga kaibigan. Talagang nagpapahayag po ito guys, na susuportahan po nila ang pag-agarang pag-release ni Ka Eric tsaka ni Miss Lorraine Badoy mga kaibigan. Ito po guys, no, nakalagay kasi dito ngayon sa Facebook page mga kaibigan na hindi daw nag-manifest o hindi daw gumawa ng mga manifesto. Totoo po to guys, dahil ito po ay galing po ito sa page talaga ng SMNI, no? Totoo po to, meron talaga, mamaya po papakita ko sa inyo. Ituloy lang natin guys ha, para makompleto po yung context natin. Ituloy lang natin yung pagbabasa natin. Ito po, ayan o. Ito po yung laman niya mga kaibigan. Our uncompromising position. Zero tolerance for injustice. Ayan o, nakalagay. Makibasa na lang, basahin nyo rin mga kaibigan ha, para malaman nyo rin.
We condemn in the most vigorous terms and detention of our compatriots under the guise of legislative inquiry. This act is a miscarriage of justice and blatant affront of the rule of law. Galing, di ba? Zero tolerance for injustice, mga kaibigan. Ito, pangalawa po. Imperative for transparency. Oh, imperative for transparency naman. We declare the pursuit of truth, especially regarding the use of public funds. Oh, the use of public funds, ha? Is not discretionary activity but a fundamental right. And when those in power stifle this pursuit, they betray the public trust. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Transparency po ang kailangan. Bakit kayo nagagalit nung tinatanong kayo? Tinatanong lang naman kayo. Bawal ba magtanong? Pag nagtanong ba, ikukulong? Di ba? Pagtatanong lang naman yung kay Eric, hindi naman yun pag-aakusa. Iba po yung ina-accuse ka kasi nagtatanong ka. Kunwari, kailan mo maninakaw yung manok? O, nagtatanong ka lang naman, kailan mo ba ninakaw yung manok? O, ninakaw mo ba yung manok? Nagtatanong ka lang. Hindi mo sinabi, ikaw nagnakaw ng manok, no? O, hindi. Magkaiba yun. Tanong yun, pero may accusation. Pag sinabi mo, ikaw nagnakaw ng manok, o. Hindi naman niya sinabing ikaw, eh. Ang sinabi po ni kay Eric, totoo ba ito? Paki-explain. O. Napakaklaro po, mga kaibigan. Kaya itong mga PMA graduates, kaya po sila nag-sign ng manifesto para po i-release itong dalawa. Dahil hindi po maganda ang ginawa nila. Illegal po ang ginawa nila sa dalawa. Hindi po makatarungan yun, guys. Hindi po sila pinagbigyan. At wala pong klarong due process ang nangyari. Siyempre, sasabihin nyo na naman sa akin, Fudinet, may due process. Hindi mo ba nakita? O nga, meron ngang due process. Pero hindi po kumpleto yung ginagawa nila. Kulang po. Dahil itong dalawang to, hindi naman to mga ano, hindi naman to talagang mga kriminal. Di ba? Kaya nga sabi ni Atty. Panelo, eh, kung meron silang kasalanan, pagalitan nyo, turuan nyo. Ganun lang. Pero bakit napunta na tayo kay Pastor Kibuloy? Napunta na tayo sa SMNI franchise at kinakalkal pa yung mga sahod. Pati tuloy sahod ni Mr. Jason sa, nalaman tuloy natin na 1 million. Di ba? Alam nyo yun, di ba? Na itong si Jason Sass as consultant no ng SMNI, nalaman natin na 1 million pa lang kanyang sahod. Well, okay, wala namang problema doon, hindi naman illegal 'yun. Consultancy 'yun eh. Oh, 'di ba trabaho niya 'yun eh. Pero nalaman tuloy natin dahil kinakalkal niyo lahat na hindi naman kasama sa investigasyon. Ang layo eh. Ito po ha, basahin po natin mga kaibigan, ituloy lang natin. Sacrosanct rights under attack. O, na under attack daw yung rights nila. Sabi dito ng mga PMA graduates, no? We sound the alarm that the freedoms of speech and press, the very livelihood or lifeblood of our democracy, are under siege when protectors of truth are persecuted for invoking their legal rights. It is clarion call for all defenders of liberty and stand in opposition. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi po pwedeng busalan ang freedom of speech, freedom of the press. Dahil kasama po yan sa pang-araw-araw ng buhay natin, no? Lalo na pag mga journalist ka or mga vlogger. Kasama yan sa buhay. Katulad nung nangyari ngayon, wala pong bumabatikos po kay President Marcos. Wala pong bumabatikos sa kanya. Ang buwabatikos ng mga kaibigan, mga vlogger. At itong SMNI, syempre, SMNI, andyan talaga yan eh. Binabatikos ang kamera, binabatikos yung tatlong itlog. Wala na pong ibang gumagawa dyan. Kahit mga network, maghanap kayong network na buwabatikos, wala po. Mga vlogger na lang po ang natitira. Diba? Kasi kung wala pong buwabatikos sa mga yan, hindi po sila magbabago, guys. Tuloy-tuloy lang ang pagkulimbat nila ng pera sa bayan. Katulad ngayon, nalihis tayo. Imbis na mag-open book, buksan ang libro, magbigay ng liquidation, resibo, wala na tuloy. Hindi na tuloy natin natutukan yung buksan ang libro. Dahil iba na po ang tinututukan natin ngayon. Ang pagpa-release kay Ka-Eric tsaka kay Ms. Lorraine Badoy. Tapos ngayon, nagfile ng counter itong
si Attorney Hararoki sa Supreme Court. O, bakit kayo natatakot ngayon, Kamara? Bakit parang nanginginig yata kayo ngayon? Akala ko ba napakatapang nyo? O ngayon, yung nag-file ng petition for habeas corpus, o anong ginawa ng Kamara? Natakot? Anong ginawa ng Kamara? Bigla pong nag-ano ang Kamara, mga kaibigan, parang nag-negotiate sila. Ha? Nakikipag-negotiate po sila. Kasi gusto nilang, ang gusto nilang gawin, guys, huwag na kayong pumunta ng SC. I-release na namin si Ka-Eric. Wala na eh. It's too late na eh. Ando na. Si Attorney Hararoki. Nag-file na po ng petition. So, malalaman po natin, mga kaibigan, baka ngayon or baka mamaya or baka bukas, malalaman po natin ang decision ng Supreme Court kung sino po ang dapat managot. Alamin po natin yan, guys. No? Abangan natin yan. Ituloy lang natin yung basa, guys, para kompleto po, no, ang ating context. Ito po, unwavering support for press freedom. We steadfastly support the full implementation of RA 11458. Any attempt to undermine this law is an attack on the very foundation of our democratic society. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. No? Ito na po yung mga nag-sign. Ayan po, guys. Yan na po ang mga nag-sign. Lahat yan, mga PMA-er po, no, graduates. O, ilan yan, ha? 15 na yan. Huwag natin basahin pangalan, no, kasi ang dami nito, eh. O, pangalawa. O, pang 50 na yan. O, pangatlo. Ayan, hanggang ano po to, guys, no, hanggang umabot po ng 85, mga kaibigan. Lahat po na nag-sign ng mga PMA-er graduates, umabot po sila ng at least nasa mga 88 na po, guys. At meron pa po, dumami pa ang nag-sign. As we speak, mga kaibigan, umabot na po sa 100 something pa ang mga nag-sign. Ibig sabihin, dumadami na po ng dumadami ang sumusuport or suporta kay Ka-Eric at kay Ms. Lauren Badoy ng mga graduates po ng PMA. See? Kasi nga, alam nila eh. Alam nila ang katotohanan. Alam nila na ang ginagawa po ng Kamara, mga kaibigan, ay paglabag po sa karapatan nitong dalawang ito. Dahil sila po ay mamamahayag, guys. Hindi naman sila mga anong ordinaryo lang na ano, na mga kunwari nagsisigaw-sigaw lang. Hindi po. Si Ka-Eric tsaka si Doktora Lorraine Badoy, katulad, lalo na si Lorraine Badoy, kaya nga tawag siya kanya, doktora eh. Kasi doktor po yan, physician, no? Ito naman si Ka-Eric ay talagang meron po yung prestige, no, na reputasyon. Dahil dati po siyang kadre, mga kaibigan. Nagbalik loob lang po sa gobyerno. Ngayon, mga kaibigan, itong manifesto na to, umabot na po sa almost 100 po. Sumobra na po sa 100, mga kaibigan, ang nag-sign. Dadami pa yan. Kaya kung ayaw nyo ng gulo, ha, yung sa Kamara, kung ayaw nyo ng gulo, i-release nyo na yung dalawa. Kasi pag dumami pa ng dumami yan, ay siguradong may kalalagyan kayo. Kasi alam ko, mga kaibigan, mga graduates yan. No? Ito po hindi fake news, ha? Kasi nasa Facebook na po to, guys, kahit saan nyo tingnan to. Kaya nga, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Eh. Yan o, mga pangalan. Oh. Yan o. Oh. Oh, magpag-alan tayo ng ano, ha? Ito o, si Joey Sarosa. O. Oh. Carlos Kita, o CI. Ano ba yung CI? Ano ba yung CI sa PMA? Class ano? Class number ba to? O. Ignacio Umali, PMA din to. O, yan o. Puro PMAers yan. Noel Tumoglay. O. Sila Dennis Belgira, Norman Ancheta, Teddy Quinzon. Ayan o. Ariel Maborang, Vicente Danau Jr. Ayan o. Puro po mga graduates diyan. Oh. 'Di ba? Hindi po ito fake news, mga kaibigan, no? So, 'yan ha. Yan po ang isa sa ating mga good news. Pero guys, meron pa tayong isang good news. Huwag kayong ano. Ito po ang isa nating good news, panoorin po natin, guys. Ha? Ready na ba kayo sa good news? Sa isa pang good news, ready na ba kayo?
Pasensya na kayo, ha? Hindi na tinabasa yung mga pangalan nyo. Kasi nga, na-carried away na naman tayo, no? Maganda kasi mga balita at marami po tayong issue. Mamaya po, babasahin ko yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Promise, ha? Sa bandang dulo na po. Kaya huwag nyong kalimutan mag-comment at magtanong, mga kaibigan, para tuloy-tuloy po yung mga discussions natin, okay? Alito si Fesa de la Maliga, hello, Chrissy Brooks, sila Nilbert Badiles, si Susan Abrez, andito eh. Ayun, si Jenny Jarumay, sila Josefina Sales, andito din, oh. Ang dami pa lang nag-antay. Sila Giovanni Severo, or Elena Calapis, hello, ayan. Corazon Austero, at marami pang iba. Mirsol Izon, mamaya po babasahin po natin ha yung mga ano niya, mga comments at saka mga tanong niyo. Promise po. Ito po, panoorin po natin itong pinakamagandang balita. Oy, Tambaluslos, sana nanood ka dito. Oh, ha, Tambaluslos, manood ka naman sana dito para malaman niyo or malaman niyo lahat diyan sa camera. Yung mga naninira po kay Vice President Sara Duterte, ito. Namnamin niyo to, no? Usapan ninyo. Ha? Kung gaano po kasipag gagaling itong Vice President Sara Duterte natin na sinasabi nyo na naglustay ng confidential funds na wala naman kayong mga katibayan. Ito po ang good news. Panoorin po natin, guys. Emma Molina, Virginia Solon, ayan. Rosa Manalo de la Cruz. Ito na po, i-play na natin, guys. Yao, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, isang mainit na pagbati. Ang puso ng Office of the Vice President ay ang bayan. Ang aming determinasyon, pagpupunyagi at pagsisikap ay nakatali sa aming hangarin na makapagsilbi sa inyo bilang mga lingkod bayan. Sa inyo nanggagaling ang aming lakas, ang aming katatagan, at ang aming tapang na harapin ang mga hamon na magbigyan kayo ng mahusay at makabuluhang serbisyo. Sa pagtatapos ng isa namang taon, ikinalulugod ko pong ipaalam sa inyo ang ating mga naabot at naisakatuparan. Mula nang tayo ay maupo bilang pangalawang pangulo, 10 mga programa at mga proyekto na ang ating ipinatupad sa Office of the Vice President. Ang mga programang ito ay ang Medical Assistance Program, Burial Assistance Program, Magnegosyo Taday, Pagbabago, A Million Learners and Trees, Pansarap, Kalusugan Food Truck, Disaster Operations Center, Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, You Can Be VP at Libreng Sakay. Katuwang ng Central Office ng OVP ang 10 satellite offices at ng 2 extension offices sa implementasyon ng mga ito. Una nating binuksan noong 2022 ang mga satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao at Zamboanga. Binuksan din natin ang extension office ng public assistance ng OVP sa Lipa, Batangas at sa Tondo, Manila. Nitong 2023, nagbukas tayo muli ng 3 pang ibang satellite offices sa Barm, Isabela at Bicol Region. Mahalaga ang papel ng mga satellite offices at extension offices sa ating hangarin na mapagsilbihan ang mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako naging Vice President, nakita ko po sa aking paglilibot sa buong Pilipinas ang pangangailangan nadalhin sa mga probinsya ang mga serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga mahihirap na bahagi ng bansa. Marami po kasi sa ating mga kababayan sa probinsya ang nangangailangan ng serbisyo ng pamahalaan, pero madalas ay wala silang matakbuhan. Kung kaya, nung naluklok ako sa pwesto, tinais ko pong palawakin ang serbisyo ng ating tanggapan at mapagsilbihan ang mga Pilipino hindi lamang sa National Capital Region o Metro Manila, kasama na ang buong bansa. Ngayon ay malapit na sa ating mga kababayan ang Office of the Vice President. Mula July 2022 hanggang October 2023, umabot na sa 106,958 Filipinos ang nabigyan natin ng medical assistance at katumbas nito ay lampas 1 bilyong piso.
Ang Rural Assistance Program naman ay nakatulong sa 22,470 na mga pamilya at katumbas nito ay 113.3 million pesos. Ito naman ang ating report sa libreng sakay program. Sa Metro Manila, mahigit 523,000 commuters ang nabigyan natin ng serbisyo sa pamamagitan ng apat na bus. Ang isang bus sa Bacolod, mahigit 89,600 commuters. At isang bus sa Davao, mahigit 60,400 commuters. At isang bus sa Cebu, mahigit naman sa 99,600 commuters. Sa panahon naman ng kalamidad at sakuna, lagi ring nakahanda ang Office of the Vice President na umalalay sa mga apektado nating kababayan sa pamamagitan ng ating Disaster Operations Center o DOC. Sa mga operasyon din ng DOC ay nagagamit natin ang ating Kalusugan Food Truck. Nakapagsagawa tayo ng 162 relief operations at tumulong sa 115,045 na mga pamilya. Lampas 23,000 relief boxes, 11,600 food bags at 438,000 na iba pang relief items na rin ang ating naipamahagi sa pamamagitan ng DOC. Ang katumbas ng mga tulong na ito ay mahigit 69.1 million pesos. Kabilang sa mga komunidad na naabot ng ating team sa DOC ay ang mga maliliit na isla ng Brooks Point na apektado ng baha noong Enero. Dinalhan din natin ang mga residente ng relief assistance sa kabila ng malakas na ulan at biyahe sa bangka na tumagal hanggang 3 oras. Mainit tayong tinanggap ng ating mga kababayan at malaki ang kanilang pagpapasalamat sa tulong ng gobyerno. Para sa OVP, malayo man o mahirap ang daan, lagi naming pagsusumikapan na marating kayo lalo na sa panahon na kailangan ninyo ang tulong. Masaya rin ako sa naging resulta ng ating Pansarap program. Bago pa kasi matapos ang 120 days period na sa pagpapatupad nito, nakitaan na agad ng pagbabago sa timbang ang mga learners na beneficiaryo nito. Una nating ipinatupad sa 733 learners sa Tamugan Elementary School sa Davao City at sumunod naman ang 1,064 learners sa Nuro Central Elementary School sa UPI, Maguindanao. Gamit din natin sa pamamahagi ng Pansarap Vans ang Kalusugan Food Trucks. Dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahaharap sa kakulangan ng sapat na pagkain, inilunsad din natin ang Relief for Individuals in Crisis and Emergency or RICE Program. Sa pamamagitan ng ating mga satellite office, nakapagbigay ang OVP ng 8,415 RICE boxes. Ang Magnegosyo Taday program naman ay sadyang malapit sa aking puso. Nakita ko kasi kung paano nito binago ang maraming buhay ng mga kababaihan sa Davao City nung mayor pa ako. Ngayon sa OVP, binuksan natin ito sa iba't ibang mga sektor. Mayroon ng apat na grupo na may pinagsamang mahigit sa 25,700 members ang nakatanggap ng mga tulong pinansyal mula sa Magnegosyo Taday program. Bawat isa sa kanila ay nabigyan ng 150,000 na kapital. Upang matiyak na magtatagumpay ang mga beneficiary sa kanilang proyekto, binigyan din natin sila ng financial literacy training. Isa ang Palawig LGBTQ Incorporated ng Zambales sa mga beneficiaryo ng Magnegosyo Taday. Ang kanilang livelihood project ay ang rice trading. Limitado ang oportunidad para sa mga kapatid nating LGBT. Gayunpaman, hindi sila sumusuko sa paghahanap buhay. Kaya umaasa akong magtatagumpay ang Palawig LGBTQ Incorporated at makatulong ang programa sa mga miyembro nito. Bukas rin para sa mga interesadong grupo ang ating programang Magnegosyo Taday. Kamakailan lang ay pinuntahan natin ang isang last mile school sa Palimbang at Kalamansig sa Sultan Kudarat para sa pagbabago, a Million Trees and Learners Campaign. Bukod sa malayo, ang mga lugar na ito ay apektado din ng giyera sa mahabang panahon. Sa hirap ng buhay, maraming kabataan ang nag-aaral sa dalawang bayan na walang sapat na mga gamit. Ganito din ang sitwasyon ng mga learners sa Tudol Elementary School sa Barangay Tungaw, Butuan City. Mahirap ding marating ang mga komunidad na sa mahabang panahon ay apektado sa gulo na dala ng insurhensiya.
Sa pamamagitan ng pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign, binigyan natin sila ng mga backpacks na may lamang school supplies at dental kits. Ang advokasya ng kampanyang ito ay ang mapaangat ang kamulatan ng mga kabataan sa kahalagahan ng edukasyon, ng dental health, at ng pangangalaga sa kalikasan. Ang pangarap natin ay makapagbigay tayo ng 1,000,000 backpacks at makapagtanim ng 1,000,000 puno sa buong Pilipinas bago matapos ang 2028. Sa ngayon, lampas 64,000 pagbabago bags na ang naipamahagi natin. At lampas 178,100 na ng mga puno ang naitanim natin. Samantala, ang You Can Be VP program naman ay naglalayong magbigay ng maganda at makahulugang karanasan sa mga partisipante nito. Magiging parte sila ng aking opisyal na biyahe sa ibang bansa at dito ay makikita at mararanasan nila ang trabaho ng isang leader ng bansa. Nakasama ko si Trix sa Japan, nakasama ko naman si Naomi sa Brunei at Singapore, at nakasama ko si Kester sa South Korea. Natutuwa ako sa determinasyon na ipinakita ni Naomi. Bilang isang learner, makailang beses na siyang nabigo na maging opisyal ng student council ng kanilang paaralan. Pero hindi niya hinayaan ang kabiguang ito na tumalo sa kanyang pangarap. Kaya muli siyang tumakbo hanggang napili siya bilang protocol officer. Ang sabi niya, ang You Can Be VP ay nakatulong sa kanya para madiscovery niya ang kanyang kakayahan. Nagbukas din daw ito ng maraming oportunidad para sa kanya. Sina Trix, Naomi at Kester ay mga batang Pilipino na nagpapakita ng magandang halimbawa sa kanilang kapwa kabataan. Pinapahalaga nila ang edukasyon at nagpupunyagi sila na makamtan ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa kanilang buhay. Umaasa tayo na mas marami pang katulad nila Trix, Naomi at Kester ang maging bahagi ng ating proyekto. Ang Office of the Vice President bilang pangalawang pinakamataas sa tanggapan sa bansa ay kinikilala ang halaga ng pagtatag ng mga partnerships mula sa public at private sectors. Kabahagi sila sa pagbibigay ng mga makabuluhang programa at serbisyo sa mga Pilipino. Meron tayong naitatag na mahigit sa 749 partnerships. Itinataguyo din natin ang pagpapalalim ng ating mga ugnayan at relasyon sa iba't ibang bansa. Sa ngayon ay meron na tayong 30 international engagements at 596 local engagements. Mga kababayan, ang tagumpay ng Office of the Vice President ay tagumpay ng bawat Pilipino. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na maging mabuti at epektibong lingkod bayan. Makakaasa po kayo na ako at ang buong Office of the Vice President ay laging nakahandang magbigay sa inyo ng mahusay, epektibo at makabuluhang programa, proyekto at serbisyo.